Saan tumakbo, pare? Doon, papasok sa eskinita. Sundan ba natin? Ito ang tanong ng isang pulis sa kanyang kasama habang hinahabol nilang isang lalaking nakahubad na mayroong mahabang buhok na pinaghihinalaan nilang isang aswang. Nakita kasi ito sa ilang mga bubungan ng bahay sa mga kabahayan ng ilang mga informal settlers sa likod ng matatayog na gusali ng Makati. Ilang araw na rin kasing nagbabantay ang mga otoridad dahil sa mga napapaulat na meron daw gumagalang tiktik dito. Bagaman questionable ang sinasabing pagkamatay ng isang matandang babae sa dulong bahagi ng lugar, may mga nagsasabing pinasok lang daw ito ng mga masamang tao at kinuha ang mga lamang loob. Ito'y dahil nauuso na naman daw sa panahon na iyon ang bentahan ng mga lamang loob sa ilang mga sinasabing mga espesyalista raw o mga doktor na walang kaluluwa. Dahil naaatim raw ng mga ito na bumili ng mga lamang loob o mga parte ng katawan ng pinaslang na tao. Pero sa kabila nun, ay marami pa rin sa lugar ay iba ang paniniwala. Hindi sila naniniwala na pangkaraniwang tao lamang ang pumaslang sa matanda, kung hindi isang aswang. Dahil marami kasing nagpapatotoo o nakakita ang isang araw lalaki na nagpapalipat-lipat sa mga bubungan ng bahay ilang araw nang nakakaraan bago ang nangyaring krimen at nang matapos ito. Nananatili ang mga pulis na nagpapantay sa dakong iyon hanggang sa pumarada ang isang itim na kotse sa mismong kanto rin kung saan nakaparada ang mobil ng mga pulis. Agad namang bumaba sa loob ng kotse ang dalawang lalaking matipuno at may katangkaran, si Totep at si Anton. Narito nga siya. Ito ang agad na wika ni Totep at agad nilang inikot ang kanilang paningin at napansin nila ang mobil nga ng pulis. At maliban sa mga pulis na naroon ay wala na silang nakita pang ibang tao. Dahil nga karamihan sa mga taga roon ay kinatatakutan nga ang sinasabing gumagalang aswang. At dahil nasa pasukan ng eskinita ang mga pulis, ay naisip nitong sina Anton na Totep na sa iba sila dumaan. Nang sa ganun ay matuntun nila ang kinalalagyan ng nararamdaman nilang aswang. Sa mga pagkakataon pa lang iyon, ay nasa isang bahay na ito na ang dingding ay pinaghalong inaanay na plywood at lata ng mantika. Isang barong-barong. At sa loob nito ay naroon ang dalawang batang magkapatid. Napapauwi pa lamang ang ama mula sa trabaho. Agad naramdaman ng magkapatid ang paggalusko sa gilid ng kanilang barong-barong. Kuya, ano yan? Tanong ng paslit sa nakakatandang kapatid nito. Huwag kang maingay. Diyan ka lang sa likod ko. Tugon naman ng kuya nito habang bitbit ng isang kutsilyo na galing pa sa kanilang kusina. Kalat na kasi sa lugar nila ang patungkol nga sa aswang. Kaya naman natatakot sila na baka nga isang aswang ang nararamdaman nila. Hanggang sa mawala ang kaluskos na kanilang naririnig, pinakikiramdaman nila ito nang biglang mawasak ang dingding ng kanilang bahay at umambad sa kanila ang isang nilalang na may napakahabang dila at buhok. At agad sana silang sasakmalin nito nang isang punyal ang tumusok sa batok nito at tumagos hanggang bunganga. Bago bumagsak ay nagawa pa nitong bunutin ng punyal na nakatarak sa ulo niya at agad niya ring nilingon kung saan ito nang galing. Galing ito kay Totep. At doon ay tuluyang bumagsak ang aswang
ng paupo. Halos manghilakbot naman ng magkapatid sa kanilang nakikita. At dahil nga, muntik na silang lapain nito. Agad na lumapit itong sina Anton at Totep sa nakaupong nilalang. At agad na pansin ni Totep na isa itong wuwog. Ang wuwog ay isang aswang nakahalin tulad din ng mga wakwak at tiktik. Dahil kumakain din ang mga ito ng mga sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Kaya naman iyon na lang ang pagtataka nitong si Totep na bakit maging ang mga bata at matatanda ay nilalapa na rin nito. Nananatili silang nakatitig dito hanggang sa magbago na ito ng anyo at bumalik sa pagiging tao. Tumambad ang lalaking kanina pa tinutugis ng mga pulis. Mga pulis na naroon lang din malapit sa dakong iyon. Patawarin niyo ko. Nawika ng wuwog habang naghahabol ito ng hininga. Ikaw ang gumawa ng kapalaran mo. Wika naman itong si Anton. Ayos ka rin no? May level up ka na. Dati pasanggol-sanggol ka lang. Ngayon, pati mga matatanda, di mo pinapalampas. Wika nitong si Totep na bagaman nagagalit ay bahagya rin napapangiti. Hindi ko naman nilalapa ang mga lamang loob nila. Kinukuha ko lang yun para ibenta. Wika ng wubog. Huwag mong sabihin na. Oo, ako nga. Agad na sagot ng wubog, hindi pa man tapos ang tanong nitong si Totep. Ako ang nasa likod ng Laman Low for Sale Gang na napapabalita. Pero hindi ako kumakain ng Laman Low kahit mabuhat ng malaman ko ang kalagayan ko na isa pala akong nilalang. Panahon niyon na nasa Cebu pa lamang ako. Pero pagluwas ko dito sa Maynila, wala akong makuhang trabaho. Kaya naman nagawa kong kumapit sa patalim. Nagagamit ko ang pagiging aswang ko para kumuha ng buhay ng iba, para makuha ang mga laman loob nila, para matustusan ko ang aking pamilya. Binibenta ko ang mga laman loob ng palihim sa mga bumibili sa akin ito. Mga aswang rin sila, pero hindi katulad ko. Dahil mga aswang silang patuloy na natatakam at kumakain ng lamang loob ng tao. Takot lang silang lumabas para manlapa dahil na rin sa mga katulad nyo na humahanting sa mga katulad naming aswang. Sana mapatawad nyo ko. Ito ang huling wika ng aswang na wubog at tuluyan na itong binawian ng buhay. Napansin naman nila Anton na Totep ang mga paparating na kapulisan. Kaya naman agad silang tumalilis. Nang sa ganun ay hindi sila maabutan ng mga ito. Kinabukasan ay nangunguna sa mga balita ang pagkakapatay nga sa aswang. Nakarating sa mga otoridad na may mga kalalakihang tumapos dito. Pero wala silang ideya kung sino ang mga ito. Umaga iyon sa Villa. Paalis papuntang opisina itong si Anton nang yumakap sa kanya isang batang lalaki. Ang anak nila ni Liway, si Miguel. 5 taon nang nakakaraan nang magkaanak na itong sina Anton at Liway. Marami na ring nangyari sa ilang taong nakalipas. Matapos yumakap kay Anton ay dumiretso ang batang si Miguel sa kanyang mami na si Liway na nasapag sa mga sandaling iyon dahil nga sinasabayan nito ang asawang si Anton sa pag-aalmusal. Agad ring yumakap itong si Miguel kay Liway at sinaluhan ito ang kanyang mami na kumain. At ito naman ang paalam sa kanila itong si Anton. Naghihintay naman itong si Totep sa garahe kung saan pinupunasan pa nito ang kotseng minamaneho niya na service nga nila ng kanyang Sir Anton.
Aba, Totep. Baka naman mabura na ang kulay niya sa kakapunas mo. Biro ni Mang Elvis dito kay Totep. Ah, Mang Elvis. Pakisabi naman kay Yano mamaya pagdating niya na huwag munang umuwi pagkatapos ng trabaho niya dito. Hintayin niya kamo ako at sabay na kami uuwi. Nakalimutan ko yung sabihin sa kanya kanina. Nagmamadali ako eh. Ito ang pakiusap ni Totep kay Mang Elvis. Ah, sige ako, bahala. Sabihin ko sa kanya. Sige Mang Elvis, maraming salamat ha. Sa pagbibinatakas nitong si Yano at pagpasok ng kolehiyo, ay inako na ni Anton ang pagpapaaral dito. Nang sa ganun ay magkaroon ito ng maayos na edukasyon at kinabukasan. Hindi naman kasi naiiba ang binatilyo sa kanya na itunuturing ang kapatid nitong si Totep. At bilang pagtanaw naman ng utang na loob, ay nagusa na lang itong si Yano na maging part-time hardinero na lang sa villa. Kailangan niya lang diligan at itrim ang mga halaman sa araw-araw tuwing hapon. Na halos kumakain lang naman ng isa hanggang 2 oras. At matapos iyon ay maaari na siyang umuwi. Kaya naman hindi pa rin niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral. At kung minsan na kailangan niya talagang tutukan ng pagre-review ay hindi na siya pinapapunta ng villa. Ganon kabait itong sina Anton at ang mga Del Rios kay Yano. Dahil sa mabait na bata rin naman itong si Yano. Dahil sa gana nga ito sa pangaral sa kanyang kuya Totep at sa kanyang ate Lena. Itong si Lena kasi ay hindi na rin nag-anak pa sa ilang taon na pagkasama nila ni Vincent. Sa biyahe, agad binuksan ni Anton ang usapan patungkol sa mensaheng ipinadala sa kanya ni Tony. Patungkol sa ilang grupo ng mga aswang na bagaman hindi nga nagagawang magasik ng lagim na manlapa ng mga inosenteng tao sa lungsod, ay nagagawa naman palang umupa ng mga mamamatay tao para sa kanilang pangangailangan bilang mga kampon ng dilim. Hindi nila kayang tiisin ang pagkauhaw nila sa dugo at ang pagkatakam nila sa laman loob. Tama nga ang sinabi ni Jello sa kanilang lahat na kahit siguro mawala na ito at may pumalit na sa kanya na magiging hari ng mga aswang, ay hindi mawawala ang mga aswang na patuloy na maghasik ng lagim sa buong kapuluan. Pero ang mga aswang na ito ang patuloy nilang binabantayan. Hindi maaaring makapamayani ang mga nilalang na ito hanggat umiiral silang lahat dahil nagpapatuloy din ang layunin nila sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kung ganun Sir Anton, hindi pala talaga magtatapos ang kalakaran ng bentahan ng mga lamang loob kung hindi natin mapipigilan ang mga aswang na yan. Wika nitong si Totep nang banggitin na nga sa kanya ni Anton ang bagay na iyon. Ganun na nga, Totep. Kaya hanggat maaari, ay kailangan natin silang mapigilan. Saan natin kaya sila matatagpuan? Natanong nitong si Totep. Sa ngayon, inaalam na nila Tony at Vincent ang kanilalagyan nila. Mamaya raw ay babalataan nila tayo kung sakaling may makuha silang impormasyon at agad din nating tutuntunin kung nasaan ang mga aswang na yan. Baloloy, may dalaw ka. Wika ng isang pulis sa isang nakapiit sa kanilang presinto at ang lalaking ito na nakakulong ay nagulat pa na mayroong dadalaw sa kanya. Kaya naman agad itong napatayo mula sa pagkakaupo at sumalubong sa kanya ang 2 lalaking hindi niya nakikilala, si Tony at si Vincent. Sino kayo? Tanong neto sa kanila. Mahalaga ang sadya namin sa'yo. Maraming mapapahamak kung hindi ka makikipagtulungan. Ito ang agad na bungad ni Tony. Bakit? Ano bang kailangan nyo sa'kin? Pasinghal na tanong naman ng bilanggo. Saan namin matatagpuan ng mga pinagbebentahan nyo ng mga nakukuha nyong lamang loob? Bakit nga? Anong kailangan nyo sa kanila?
Mga doktor sila, pero hindi ko alam kung nasaan sila. Pakiusap, magtiwala ka sa amin. Hindi sila mga doktor, mga aswang sila. Marami pang tao ang pwede nilang mabiktima kung magpapatuloy ang ginagawa nila. Dahil kinakain nila ang mga lamang loob na nabibil nila sa inyo. Kaya sabihin mo na kung nasaan sila. Kung ayaw mo na isang araw, baka pati mahal mo sa buhay ay mapahamak kung hindi mo paiiralan yung konsensya mo. Aswang? Mga aswang? Oo, mga aswang sila. At dahil sa narinig ng lalaki kay Tony, bagaman hindi siya lubusang kumbinsido sa sinasabi nito, nagkataon naman na nabubuo na kasi sa kanya ang pagnanasa ng pagbabagong buhay. Kaya naman naudyokan na siya na sabihin at ituro nga kung nasaan ang kinalalagyan o kinaroroonan ng mga suki niyang bumibilis sa kanila ng mga lamang loob na tao na kanilang pinapaslang. Kasama naman ng mag-asawang Jello at Perna itong Selena dahil dumalaw ito sa kanila. Ilang buwan na rin kasi itong hindi nakakapasyal. Pero hindi lang pala iyon simpleng pasyal lamang. Dahil mayroong sadya itong Selena dito kay Jello. May mas mahalaga itong pakay. Jello, hindi ko lang alam kung alam mo nang sadya ko sa'yo. Ilang araw na akong nagtataka kung bakit lahat ng mga tanim kong kalamansi ay isa-isang nilalanta. Ilang araw na akong napapaisip kung bakit iyon nangyayari. Dahil nangangahulugan kasi iyon ng muling pagbangon ng dilim. Sa ngayon ay wala pa naman mga kasamang dilimadon ang humihingi ng tulong sa akin. Kaya naman nagtataka pa rin ako. At sana nga ay nagkakamali ako ng iniisip ko. Pero ang pangitain, kahit kailan ay hindi pwedeng magkamali iyon. Bahagi kasi iyon ng mundo ng mga engkanto. Agad nilang nalalaman na mayroong panganib na babangon. Ito ang nawika ni Lena sa pagbabaka sakali niya na baka alam na nga nitong si Jello ang mga bagay na ilang araw nang gumugulo sa kanyang isipan. Matanda na ako, Lena, sa kalagayan kong ito. Alam ko naman talaga na marami nang babangon na magtatangkang muling mag-asik ng kasamaan at para agawin ang aking trono. Pero ganun man, hanggang sa huling hininga ko, handa kong panatilihin ang kapayapaan at hinding-hindi ako papayag na alisin ito ng kahit na sinong nilalang. Sa ngayon, kailangan nating masabi ang bagay na yan sa ating mga kasama. Ito naman ng wika ni Jello. At sa di kalayuan naman ay nakatingin sa kanila itong si Berna na nag-check ng ilang mga bagong deliver ng mga kargamento dahil sila nga ang namamahala sa isang kumpanya na pag-aari ng pamilya nitong sina Anton. Bagaman hindi naririnig nitong si Berna ang usapan ay nababasa niya sa mga reaksyon ng mukha ng kanyang asawa at ni Lena kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Bago magdilim, nagkita-kita na itong sina Anton, Totep, Tony at si Vincent. Sa Tomas Pinpin Street sa Binondo, huminto ang kanilang kasakyan at sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng lumapat ang dilim. At ito na rin ang pagkakataon na tutuntunin na nila ang kinalalagyan ng mga aswang na tila malasindikato kung paano nila ibsan ang alam ng kanilang mga sikmura. Sa isang malaking imbornal sa gilid ng isang estero, ang Estero de la Reina, ay nakatago ang isang daan patungo sa kung saan isinasagawa ng mga aswang ang kanilang panginginain sa mga lamang loob ng tao na kanilang nabibili sa mga hired killer. Animoy mga adik na lulong sa droga kung paanong lulong na lulong ang mga ito sa kanilang ginagawa. Kanya-kanyang ngasab ang mga ito
na tila mauubusan. Ikinatutuwa nila ang bagay na iyon dahil wala ngang kahirap-hirap at hindi pa sila malalagay sa panganib dahil bibili na nga lang sila ng kanilang kakainin. Wala namang kasing pinagkaiba yun kung maninila sila para manlapa o bibili na lamang sila. Pero ang hindi nila alam sa gabing iyon ay ang huling gabi ng kanilang kasiyahan. Dahil eto na nga at sumuong na sila Anton, Totep, Tony at si Vincent sa napakabahong imbornal. Sino nga namang mag-aakala na may mga nagtatagong aswang pala sa dakong iyon na kahit ang mga taong grasa ay hindi kakayanin ang ganong kaduming lugar. Nagpapatuloy ang panginginain ng mga aswang na tila isang handaan at kasiyahan. Ito'y matapos ang pagsambitla nila ng isang ritual. Patuloy nating iibsan ang ating pagkagutom at patuloy tayong lalasap ng napakasarap na biyaya mula sa kadiliman. Wika ng isa sa mga aswang. Uy! Last nyo na yan! Isang tinig na gumulat sa lahat. Doon ay nagulat ang mga aswang na nasa kaanyo ang tao pa sa mga pagkakataong iyon. Dahil kahit nanginginain naman sila, ay hindi na sila nagpapalit ng anyo sa pagkaaswang. Pero sa pagkakataong iyon, nang makita nga nila na may mga taong naroon sa lugar nila at alam nilang malalagay sila sa panganib, lahat sila ay nagpalit ng anyo at nagsaaswang. At mabilis nilang sinalakay itong sina Anton. Pero sa pagsalakay nilang iyon ay ilang iglap lang ay humandusay silang lahat. Tumutulo pa ang dugo sa mga punyal nitong sina Anton, Totep, Vincent at Tony bago nila muling isinukbit ang mga ito. Hindi na kailangan magpalit pa ng anyo sa pagkaaswang nitong si Totep at ni Anton. Humalo ang malansang dugo ng mga aswang sa napakaduming tubig ng kanal. Kaya naman halos naging kulay pula ang bahaging iyon ng estero. Nagkalat sa paligid nila Totep ang mga patay na aswang. Sa tingin ko, kailangan na natin umalis dito. Hindi nga tayo mamamatay sa mga aswang. Mamamatay naman tayo sa baho. Wika nitong si Totep. At doon ay parang walang nangyari na nilisan nila ang lugar. Yan. At sa pagkakataong ito ay muli na namang nagtapos ang isang episode ng Aswang Hunters Season 6. Muli ay nagpapasalamat ako sa mga patuloy na nakikinig at nag-aabang sa muling pagsimula ng panibagong kabanata ng pakikibaka ng ating mga bida. Binabati natin ang ilan nating mga tagapakinig na sina Ma'am Zilowa De Jesus, na isa naman talagang tagahanga ng Aswang Hunters. Tignan nyo naman yung pangalan, ginawang si Loa. Binabati rin natin si Paos Javi Vistar. Shoutout din kay Ma'am Ellen Denise Fernandez mula sa Malaysia. At ang suki natin si Madam Lily Santiago at kay Paos Lester Valencia. Muli maraming salamat mga Paos sa inyong pagsuporta. At saka nga pala mga Paos sa mga naghahanap at nag-aabang ng bagong episode ng Midnight Detectives. Next month po mga Paos ay itutuloy po natin ang serye. Alam ko naman po na marami nang nakakamiss sa inyo, kina Warren, kay Jasmine at sa iba pang mga detectives. At sa susunod sa Aswang Hunters, ano pa bang mga pakikibaka ang haharapin ng ating mga bida sa dilim? At ano naman itong nararamdaman ni Lena na tila meron na namang babangon na banta ng dilim sa kapayapaan at katahimikan ng mga tao? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.